Naarasin nyo lahat sa panibagong video, panibagong tutorial na naman tayo ngayon. So, ang tutorial natin ngayon is tungkol sa Axie Infinity using Trezor Hardware Wallet. So, ano nga ba ang Trezor? So, ito ang Trezor, no? So, meron dalawang klase ang Trezor as of now, September 26. So, Trezor 1 and then Trezor Model T. So, currently, yung binili kong Trezor is Trezor Model T. So, mas advanced daw ito, no? Kumpara dun sa Trezor 1. So, okay lang naman kung bumili kayo ng Trezor 1 or Trezor Model T. So, kahit ano sa dalawa. Okay? Ano nga ba ang Trezor? Ang Trezor po, basically, is external device, no? Para siyang USB, ayan. So, ganito lang siya kaliit. Okay? Ayan. So, maaari mo itong gamitin para mas makasigurado pa sa another securities ng account mo, sa Axie Infinity, sa Ronin account mo. Siyempre, hindi lang ito ginagamit sa Axie Infinity protection, no? Sa mga accounts. So, ginawa din itong Trezor na to para sa Bitcoin, Ethereum or any other tokens pa, no, regarding crypto. So, yung gagawin nating tutorial ngayon is paano nga ba mag-set up ng Trezor sa ating Ronin account. Siyempre, para mas maiwasan pa at mas lumit pa yung chance of hacking sa account natin. Then again, ganito yung tsura ng Trezor, no. Ang gamit ko is Model T1. So, dalawang klase po meron ng Trezor. Okay, so, mas okay kung bibili kayo sa website nila. Meron din naman sa Lazada and Shopee. Pero double check nyo, no, kung legit ba talaga yung binibenta nila. Okay, punta tayo sa Google. Pakita ko sa inyo yung Trezor, kung yung tsura niya. Ayan. So, ganito yung tsura ng Trezor 1. And then, ito naman binili ko is Trezor Model T. Ayan. So, ganito yung tsura niya, Trezor Model T. Pinagkaiba ng dalawa, syempre, yung 1, mas mura siya. Ito, mas mura to. Pero goods na goods, safe na safe pa rin naman dito. And then, ito, medyo mahal, parang doble yata ang presyo. Mas doble ang presyo niya, pero mas advanced daw to. So, ito ang binili ko. Again, may isa lang naman yung setup na gagawin natin, no. So, naka Model 1 ka man or Model T. So, pares lang yung setup niyan. So, ano nga ba tong Trezor na to? So, ano bang gagawin nito? Paano ito makakasecure sa account natin? So, basically, ang Trezor po is, itong device na to is, dito lahat dadaan yung transaction nyo, no. For example, sa magpapasa ka ng Axie or magi-gift ka ng Axie sa friend mo, dadaan muna siya sa Trezor wallet para ma-confirm, no. So, let's say na-hack yung account mo. Okay. Ang hindi mo alam, nakuha yung seed phrase mo, nakuha yung password mo, meron ka ng Trezor, naka-set up na yung Trezor mo. So, hindi niyo mananakaw yung mga Axie mo, mga assets mo, lahat ng assets mo sa Axie kapag meron ka na ng hardware na to. Dahil lahat ng transactions, every transaction is dadaan dito sa Trezor muna. Hanggat hindi yan kayo na-confirm sa Trezor mo, kung na-set up mo na yung Trezor mo sa account mo. Kung meron ka ng Trezor hardware wallet, dito, naka-set up na dito account mo, dito na nakasakay lahat yung assets mo, yung mga Axie mo. Once na ma-hack yan, lahat ng transaction na gagawin ni hacker is dadaan muna sa Trezor mo. So, hanggat hindi ito kayo na-confirm ng Trezor, hindi niya makukuha lahat ng asset mo. So, yun yung basic explanation. Okay? And so, take note that this is not a sponsor or anything, no? So, bumili ako ng Trezor for my own good. Okay? Bumili ako para sa sarili ko. Since wala pa rin akong Trezor, medyo dumadami na yung assets natin, no? Kailangan ko na talaga gumamit ito para for security purposes din. So, hindi porket wala kang Trezor, kampante ka na hindi ka makahack, no? So, ang dami na rin nung nahahack, eh. Ang dami ko na rin nakikita sa group na mga nahahack yung account nila dahil wala silang Trezor, dahil kampante sila na sila lang gumagamit ng PC, laptop nila or cellphone. So, masyado sila nakakampante, no? So, kung nakaya nyo bumili ng Axie, syempre, kaya nyo din bumili ng Trezor, no? Para din to sa sarili nyo. Okay? And so, ano nga ba ang package ng Trezor, no? So, kapag bibili kayo ng Trezor, make it sure na nakasil pa ito, no? Nakasil, naka-plastic, at buong-buo, no? Hindi siya tampered. Okay? So, ano nga ba ang laman ng Trezor, no? Syempre, yung Trezor hardware wallet niya, and then yung parang magnetic niya, ayan. And then, yung USB cable, manual, and stickers, okay? So, make it sure lang na kapag bumili kayo ng Trezor, double check nyo, no, na hindi pa tampered yung seal. Okay, nakasil siyang mabuti. Kapag kasi tampered yan, delikado, no? So, maaari pa rin kayong ma-hack kahit bumili ka ng Trezor na tampered. Okay, so ito nga kayo, actually hindi ko siya sure kung tampered ba siya o hindi, no. Para naman sa akin, naniniwala ako na hindi to tampered, no. According to sa binilhan ko, dahil ang taas naman ng review niya and rates niya. Okay? And so tatanggalin ko lang yung seal na nakalagay. Parang ano siya, no, sobrang makapit, no. Parang hindi talaga siya matatampered, no, just in case na gamitin ng iba pag ibenta. Pag halimbawa sinubukan siyang i-tampered, makikita niyo, 'di ba? Ayun, naiiwan yung marks niya. And so yung marks na 'yan, kapag tinampered niyan, obviously diyan pala makikita niyo na. And first thing na gagawin natin, i-connect muna natin siya sa computer. Okay. And so ayan, connected na siya, no. Welcome, go to trezor.io/start. So punta daw tayo doon
sa treasure.io/start. Ayan, so ito na yon. Lagyan lang natin /start. Okay, so as you can see, ayan, nag-install siya sa ating, nag-connect pala sa ating computer, no? Ayan, check natin, and yan, wait lang. Ayan, so kung makikita nyo dito sa device natin, connected na siya, diba? Ayan, na Trezor. Okay. And yan, so, dito na tayo sa pinaka-official website nila, suit.trezor.io/start. Okay, so, I would suggest na mag-download tayo para sa desktop natin. Ayan, so, na-download na natin siya, i-install lang natin. Run. Anyone who uses this computer, all users. Only for Heraldo. Ayan, only for Heraldo tayo. Para ako lang naman kasi talaga yung gumagamit. Ayan, so finish na natin siya. And then, okay. Natin sa ating desktop. Ayan, so. So, I would suggest now na kayo nang bahala kung ita-turn off nyo ba siya or on. Para sa on-off ko na lang, no? Para safe din tayo. Confirm. Ayan, so. My hologram was intact. Ayan, so ano ba yung hologram? Ayan, so. Full screen natin. So, ano ba yung hologram? Ayan, as you can see, intact naman yan. Yun yung pinapakita ko sa inyo kanina. And then I bought from official shop or a trusted reseller. And package wasn't tampered it. Okay, so hindi naman tampered, no? Mukhang safe naman talaga yung pinagbilhan natin. Meron yan sa ano, ha? Sa Lazada or Shopee kung gusto nyo talaga bumili. Okay, so install firmware na natin siya. Ayan, so may lumalabas siya dito sa ating Trezor device. Pasensya na, hindi ko may papakita sa inyo kasi maiksi lang yung cable, no? Ayan, ang nakalagay dito sa ating Trezor ngayon is installing firmware. Ayan, so once it done na sa computer natin, umikot-ikot siya sa ating Trezor. Ayan, may lumabas sa ating likod. Ayan, installed na. And then continue lang natin siya. May lumabas na notification sa ating computer. Pasensya na, nakaharang lang ako. Pero yan, installed na daw siya. Okay, dyan, got. Okay, so okay na siya. And then continue tayo. Create a new wallet tayo. Okay, standard lang tayo sa standard seed phrase. Hindi ko sure dito sa Shamir shared backup. So dito lang tayo sa standard para sigurado. Then okay lang natin, and then confirm on Trezor. So ayan, may nakasulat dito, do you want to create a new wallet? By continuing, you agree. Trezor.io TOS. Confirm. So soft touch naman siya, no? Hindi naman siya hard touch na screen. Ito yung nagustuhan ko sa Model T1, no? Sa touchscreen siya na sobrang laki. Ayan, so ang sabi dito, needs backup. Okay, ayan, your wallet is almost done, create a backup. Create tayo, check your backup in device settings before you sending money. Ayan, okay. Never take a photo or make a digital copy of a backup. Keep your backup secured and never share it to anyone. So check natin yung tatlong yan, and then begin backup. Confirm on Trezor, ang sabi dito, ganun din katulad nung kanina, I understand. Ayan, so dito lumabas yung parang seed phrase, no, yung word, 12 words. So ang gagawin ko dito, susulat ko muna siya sa papel para sure na hindi to kakalat, no. Itatabi ko lang siya sa papel natin. And then after that, after ko masulat, then balik tayo, okay. Ayan, so tapos ko na siya isulat sa sa papel. Okay, so itong papel natin is kasama na ito sa package, no, kapag bumili kayo. So ang itsura ng papel is ayan, so ganito itsura ng papel, dito nyo isusulat yung seed phrase, no? Okay, so may itsura na itatabi nyo siya na wala ibang makakita kundi kayo lang. Ayan, hold to confirm. Hold lang natin to confirm. Ayan, and then check na siya. So select 2 of 12. So pipili lang tayo dun sa, so dito parang lang din to, no, parang yung sa nag-create kayo ng MetaMask or ng rune niyo, yung seed phrase ipapa-select lang sa inyo. Okay, kung pang ilan yung word na yun, kung pang ilan ba siya. And so okay na, napili ko na yung words na pinapa-select niya, and then continue lang. Your backup is done. Use your backup when you need to recover your wallet. So continue lang natin. So pin not set. Okay, so isa-set naman natin ngayon yung pin. Ayun yung kagandahan dito, bukod sa may seed phrase ka, meron ka pang pin na dun mo lang siya ma-access sa Trezor wallet mo. Okay, so set up pin. So dito siya lalabas sa Trezor. Ayan, do you really want to enable pin protection? Yes natin. Ayan, so enter. So enter new pin. So yung pin, hindi po siya sunod-sunod, no? Di ba sa calculator natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So dito hindi po siya sunod-sunod. Yun yung maganda dito, no? Or enter new pin daw.
So, nagbago na naman yung ano, no, pagkakasunod-sunod ng number. Yun yung maganda dito, no. So, just in case magkaroon ng tracker, hindi pa rin matatrack yan kung ano man. Kasi nag-iiba-iba, nagsashuffle-shuffle yung number kada input mo. Kada input mo or kada check. You have successfully enabled PIN protection. Okay, continue lang sa device. So, okay na sa computer natin, di ba? PIN is set. Continue. Ayan, so ito yung tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, ano bang purpose no Trezor wallet na yan. So para sa mga ano yan, coins, token ng crypto, ayan, like Bitcoin, Ethereum, di ba? So hindi lang yan, napakadami pa. Okay, so pili daw tayo ng active coin. So pili na lang natin Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Ethereum XRP, ano pa ba. So kaya bahala na kayo, wala namang ano yan, no? Wala namang masama dyan. So bahala na kayo pumili ng gusto nyo. And then complete setup. Ayan, so edit name, ano ipapangalan natin? Syempre pangalan natin diyan Heraldo. Okay. Ayan. Edit name select ulit. Lalabas na confirmation dito sa ating Trezor device. And then do you really want to change the label to Heraldo? Yes natin. Check lang. Ayan. So pangalan na niya ngayon si Heraldo. Okay, so punta tayo sa access suite. Pwede rin kayo dumiretso na sa home screen. Check lang natin sa access suite. Ayan, so ganun lang din siya, no. Ayan, select wallet type. So doon lang tayo sa standard, no. Detail lang natin, naglo-load pa siya para sa atin. So ito, tandaan niyo, ito ay hindi po to browser. Wala tayo sa Google. Okay, nasa app tayo mismo ng Trezor. Ayan, as you can see dito, Trezor suit ang pangalan ng app, naka-install siya sa computer. Okay, hindi po siya browser. So, nasa dashboard tayo. So, ayan, yung itsura ng dashboard. And then, punta tayo sa accounts. Ayan, so, dito sa accounts, ang makikita nyo, nawala naman yung Bitcoin, Ethereum, Classic, XRP natin. So, ba't ito yung nakalabas? Kasi ito yung pinili natin kanina. Okay, so, punta tayo sa settings. Ayan, pwede tayo pumunta sa device. Just in case, meron kayong gustong baguhin sa device nyo. Ayan, yung backup natin, nakabackup successfully. Check backup, pwede rin pag gusto nyo. And then, up to date, kung gusto nyo update yung firmware, pwede naman. PIN, ayan, change PIN, pwede na rin. Nandito na lahat, no? And so, kapag gusto nyo palitan ng pangalan yung Trezor nyo, lagyan ng image, pwede naman. Ayan, display rotation, kung gusto nyo bang mag-iba yung rotation ng display nyo. Sa crypto, punta tayo sa crypto tab, ayan, as you can see, pwede pa tayo mag-enable ng ibang crypto kapag gusto pa tayo idagdag. Okay, so, sa application naman, ayan, so, sa language, and then fiat currency nya is USD, pwede nyo palitan nyo kung gusto nyo. Labeling, ayan. So hindi ko pa honestly hindi ko pa kabisado to lahat, no, since first time ko rin magkaroon ng Trezor. Okay, ayan. So ayan, since okay na, no, na-explore natin ng konti lang itong Trezor suit application ni Trezor. Ngayon, punta naman tayo sa balik tayo sa topic natin. Okay, so paano nga ba i-connect ang ating Trezor wallet dito sa Runin. So basically ganito po kasi yung mangyayari diyan. Itong mga Axie ko, lalo na itong itong isang team na to, level 20 plus na po sila. Ililipat natin sa Runin na may Trezor na. Okay? For security purposes. So paano ba 'yan? So ang gagawin natin, ilagin niyo lang yung Runin niyo diyan. Ilagin niyo yung pinaka-Runin account niyo and then select niyo lang dito sa top na to, itong parang may tao na symbol na image. Click nyo yan and then connect a hardware wallet. So ito na yan, connect a hardware wallet. Pag-click natin yan, ayan, so lalabas dito, plug in your device. So naka-plug in na yung device natin. And then, connect a wallet. Okay, i-connect muna natin ang wallet. Then ito na, lalabas sa Trezor natin. Ayan, so may lumabas sa ganyan. Don't ask me again dahil ako lang naman ang nagamit nitong computer ko, wala nang iba. Always allow for this device. Okay. Then export and public key of Ethereum number 1 export. Export, ayan. So I would suggest na hindi na tayo maglalagay nito, diretso na tayo, no, sa sunod. Pero mas okay din na maglagay kayo ng paraphrase. Share lang natin 'yan. Ayan, so kung makikita nyo, eto na, 50 po, 50 yung Runin, no. Meron na siyang 50 Runin accounts. So, sa isang Trezor device, maximum of 50 Runin accounts. Okay. And para sa mga nag-i-scholar po dyan, goods na goods ang Trezor dahil sa istulan nyo, nakikita nyo sa isang device, hanggang 50 po na Runin account yung magagawa. Okay, so select muna natin isa. So you only
you can only choose one at a time. So pili mo na tayo isa, okay? Hindi niyo pwede pagsabay-sabay niya. So you can say isa lang talaga pwede i-select. Select natin si Rune number 1. Okay, continue. Account connected, ayan. So okay na siya. And then punta tayo dito sa accounts natin. Ayun. As you can see, meron na siya nakalagay na treasure number 1 hardware. Ibig sabihin nakasakay na po diyan yung treasure natin. Okay, under na po ng treasure yung account na ginawa natin bago. So paano natin malalagin yan? Syempre punta tayo kay marketplace, i-log out muna natin si marketplace. Select natin si treasure number 1. Ayan, as you can see walang laman kasi syempre fresh account siya. Ngayon log in with Runin. Okay, so take note ha, blankong account to, wala to, bagong bago. Parang nagumpisa lang kayo sa simula. Firm, ay lalabas sa treasure. Ito yung sinasabi ko sa inyo no, na dumadaan lagi kay treasure yung mga transaction na gagawin niyo. And so ayun, nakadalong attempt ako no bago lumabas to. So gawin natin export key. Export lang natin and then enter. And so allow for this device. Okay. And follow instruction on your device. So makikita natin dito is yung dito nagre-request ng connection, tulad sinabi ko sa inyo kada process na gagawin nyo is dadaan sa treasure natin. And then swipe lang natin yan and confirm. Ayan, so okay na. Meron na tayong bagong account under ng ating treasure wallet. So pangalan na natin to halimbawa ng Iraldo. Ayan, save. Ayan, so fresh nyo to. Again, tulad ng sinabi ko kanina, panibagong account tayo sa Runin. So set up, since yung ginagamit kong email is nasa luma kong account, so yun pa rin ang gagamitin ko. Lalagyan lang natin ng plus 1 kung magdadagdag ka ng isa pa. So for example ang email ko is heraldo@gmail.com. so ang gagawin natin, pakita ko sa inyo. For example, ang email natin is heraldo@gmail.com. So kunwari yan ang email natin. So ang gagawin natin, magdadagdag lang tayo ng plus 1 para sa panibagong account, plus 2 para sa isa pa ulit. Para sa ito ay ano ah, kung gusto niyo gumawa ng another account, lalo na sa mga future manager o mga manager diyan no, na mag-i-isko sa account nila, hindi niyo na kailangan gumawa ng maraming email. Okay, plus 1 plus 2 na lang gagawin niyo. So plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Papasok pa rin yan sa email niyo. Ayun, so parang ilang minuto bago pumasok, ayan, dumating na yung code dito. I confirm. Ayun, so meron na tayong bagong account under ng treasure wallet natin, under ng treasure hardware wallet natin. So dito safe na tayo no. Ayan, safe na tayo dito. Dahil under na siya ng treasure natin. Ayan, as you can see naman dito sa account, ayan, may nakalagay siya na hardware, connected na siya. So pwede natin palitan ng pangalan just in case gusto niyo magpalit ng pangalan si treasure. Ayan, palitan natin Heraldo, save. Ayan, so may nakalagay pa rin yung hardware syempre. So kayo, bahala na kayo kung ano pangalan nyo. Okay, so for example naman na let's say magpasa tayo na SLP no, para magets nyo yung point ko. Ayan, so copy pala muna natin yung ano no, yung Runin address nung nasa treasure natin. Copy. Ayan. So ito nga pala, another tip ko sa inyo, kapag magka-copy kayo yung Runin address nyo, paste nyo muna sa notepad kung tama. Kasi usually hindi nyo alam, napapasok na pala kayo ng clipboard malware. So ano ba yung clipboard malware? Ito yung kapag nag-copy ka ng Runin address and then ipinaste mo siya sa pagsesendan mo, pag pinaste mo siya, nag-iiba na. Okay, nagiging Runin address ng ibang tao. So ito yung basic explanation sa clipboard malware. Kaya ako, every time na magpapasa ako ng assets from another account, pinipaste ko muna siya sa notepad ng maraming beses, ulit-ulitin ko, ganyan. Tapos ako siya ipipaste dun sa ano, sa pagsesendan ko. Ayan, so let's say sesendan natin ng SLP. Ayan, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, bago ako mag-send ng any asset sa aking Runin, ang ginagawa ko is kinakopy ko muna ng maraming beses yung Runin niya no. For example, kunwari ako, nakikipag-trade ako no, sa mga group. So ang gagawin ko, ikakopy ko yung Runin ko. Kakopy ko 'yan. And then ipe-paste ko 'yan dito sa baba. Ipe-paste ko na madaming beses and then ikakopy ko ulit 'to. Parehas ba sila, magma-match ba sila? Paste. Ayan. So parehas sa parehas, ibig sabihin niyan safe ako. Wala akong clipboard malware sa PC ko. Okay. Ayan, back to topic tayo. Papasa natin 32 SLP doon sa
bago nating account na may hardware wallet. So dito, wala siyang lalabas na any device, no, since hindi siya nakasakay sa natin, Trezor natin, okay? Yan, so may SLP na siya, okay? Open, log in with natin yung ating account na nasa Trezor natin. Ayan, so confirm bago siya ma-log in, kailangan mo nang i-connect. Kailangan mo na i-confirm sa Trezor. Kapag ganito blanco, walang nalabas, no. Usually yung ginagawa daw ng iba is re-reconnect nila yung Trezor nila. Pero ako hinihintay ko, ayan, tulad niya lumabas na siya, no. So, again, ayan, confirm export lang natin. Ayan, Ethereum message nalabas dito, no. Ayan, follow instruction on your device. Swipe, 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 and then check, confirm. Eh, let's say ako si hacker, okay? Let's assume, kunwari ako si hacker. Uy, nahako yung account ni Raldo, daming Axie, daming SLP. Okay, kukunin ko na yung SLP nito, tsaka Axie. And so, gagawin niya, syempre, punta siya sa SLP. Isasend niya, so, same procedure lang naman yan, no? Sa Axie, ganun lang din naman, eh. Okay, kuha niya. So, lagay ko yung aking runin dito, nakawin ko na SLP ni Raldo. Pag next natin dyan, confirm, uy, ilalabas po dyan na so yun, lalabas si Trezor. Okay, so dyan pa lang, safe na tayo. Okay, mag-a-appear yan sa kanya. So kapag in-export niya yan, eh hindi naman niya ma-export yan agad-agad, no, kasi ihingi niya ng request dito sa ating Trezor device. Okay, hindi niya madadiretso yan, may stack up lang siya doon sa part na yan, kasi kailangan muna siya i-confirm dito sa Trezor natin bago niya makuha. So yan, so ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi makukuha lahat ng assets niyo sa account niyo kapag meron kayong Trezor hardware wallet. Okay, hindi po yan makukuha, kailangan muna i-confirm sa device. Okay, so ay nasa akin yung device. Okay, kailangan ko i-confirm, di ba? Yun. So syempre hindi nyo i-confirm yan, lalo na kapag hindi naman connected yung device, hindi naman yan lalabas, no. Okay, so kapag i-confirm yan sa side nyo, syempre kasalanan nyo na yan, diba? So re-reject natin yan kasi hindi naman ano yan, eh, hindi naman tayo yan, hindi naman atin yan, no. So yung ginawa ko, na-reject ko, walang nangyari, hindi nakuha yung SLP natin, diba? Kasi na-reject ko siya sa device ko, at the same time hindi naman niya alam, diba? Hindi naman alam ng hacker na naka-treasure ka. Ayan, ganun lang po ka basic yung simple explanation natin, no, tungkol sa Trezor, kung paano ka ba niya mapoprotektahan. Ayan, so ayan, kita niyo, 'di ba? Nandiyan pa rin yung SLP natin kasi hindi ko siya kinonfirm. Okay, ayan. So let's say tayo na yung gagamit. Tayo na gagamit ng account. Papasa natin yung Axie or SLP. O sige, pasa natin si SLP. Kunin natin, lilipat natin sa ibang device. Or meron kang taong kausap or ilalagay mo siya sa Binance. Okay? Ilalagay mo sa Binance si SLP. Sige, kunwari, madami yung SLP or Axie yan. Okay? Confirm natin siya. Again, lalabas ulit si ano natin, Trezor natin. Follow instruction on your device. Iko-confirm ko siya sa device ko. Ayan, so check lang natin. And hold to confirm. Okay, so yun. Plane SLP. Okay, naipasa na natin yan. Kasi i-confirm natin sa device natin. Ay, refresh lang natin yan. Ayun, so wala na. Wala na yung SLP. Naipasa na natin doon sa pinagpasahan natin. Okay, kasi kinonfirm natin siya sa ating Trezor. Okay? Again, ang purpose po ng Trezor is para mas lumiit lalo yung chance, kumbaga 99% chance protection yan sa account nyo. Okay, again, lahat ng process na gagawin nyo, lahat ng transaction na gagawin nyo, kapag naka-Trezor po kayo, dadaan muna yan dun. I-confirm muna yan bago makuha yung asset, okay? So, yan, ganun lang siya kadali, ganun lang siya simple. If you like this video, don't forget to leave a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Peace!